Hello, good morning. Shout out dyan sa Pastor Hana. Nagsasabi. Hi guys! Welcome back to my channel. So, sa araw pong ito, ang magiging content po ng ating vlog ay gagawa po tayo ng isang reaction video patungkol sa stand ni Miss Erica Embang doon sa pastor na nagsasabi na ang mga taong membro daw ng LGBTQ community ay mga anak daw ni Satanas or ni Lucifer. So, kung nagtatanong kayo sino ba yung pastor na tinutukoy ko, ang pastor na tinutukoy ko ay walang iba kundi si Pastor Kibuloy. So, sa mga nagtatanong dyan kung sino si Pastor Kibuloy, paki-stalk lang yung or pakitingnan lang yung mga nakaraang uploads ko. Nag-upload ako ng isang video patungkol sa pastor na yan. Then, sa mga tao namang nagtatanong kung sino si Miss Erica Embang, ito ang kanyang YouTube channel. Huwag kalimutang isubscribe ang kanyang YouTube channel dahil magbibigay talaga siya saya sa inyong buhay. I consider Miss Erica Embang as my happy pill. Lalong-lalo na kung napaka-boring dito sa bahay, wala akong ginagawa. Nanonood lang ako sa mga videos niya at pinapa-uplift talaga niya ang aking spirit at nagbibigay talaga siya saya sa aking mood. So, Miss Erica Embang, he's a famous YouTuber. He's from Bacolod City. So, majority of his vlogs, ang main content talaga is magpatawa. So, naging issue yun dahil nabasa niya yung, nakita niya siguro yung video patungkol kay Pastor Kibuloy at ang kanyang pananaw patungkol sa mga LGBTQ community. Gumawa rin si Miss Erica Embang ng parang reply or response sa kung ano ang sinabi ng pastor. Pero bago po natin simulan ang paggawa ng reaction video, guys, may gusto lang sana akong hingpabor sa inyo. If bago ka sa channel ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para ma-update ka na sa mga bagong uploads ko. So, let's get started. Ang una po nating papanoorin ay ang stand ni Pastor Kibuloy sa mga membro ng LGBTQ community, lalong-lalo na ang mga bakla. Tingnan natin. First Corinthians 6:9, sinabi niya, pwede na. Walang kapangyarihan, baguhin ka ng Diyos. Ikaw ay makasalanan. Hindi niya babaguhin ang kanyang ginawa. Ginawa ba niya ang bakla? Si Satanas ang gumawa niyan. Amen. Hindi ang Diyos. Basahin mo yung Genesis. God made Adam and Eve. Hindi niya ginawa si Adam and Steve. Naging Steve na to. Sino mo? Wala siya. Hindi daw niya babaguhin ang kanyang ginawa. Ginawa ka ba ng Diyos? Hindi ka ginawa ng Diyos. Pagkatapos sabi mo, marunong ka ng debate at aram mo yung Biblia. Mamamatay ka raw, puno ng kasalanan. Walang pagbabago. Kung ganon, saan ka pupunta? Impyerno ka. Bakla ka. I'm scared. Yun guys, tapos na po nating panoorin ang kanyang opinion or kanyang pananaw patungkol sa mga LGBTQ members ng LGBTQ community, lalong-lalo na ang mga bakla. At sabi niya, kami daw mga bakla, anak daw kami ni Lucifer or ni Satanas. At sabi pa niya, pag mamamatay daw kami, sa impyerno po kami mapupunta. My God, besh, nakatakot naman yun. Ang harsh niya sa mga bakla, bakit ba siya ganyan? Wala naman kaming ginagamang masama sa kanya.
Ngayon guys, dumako naman tayo kay Miss Erica Embang at pakinggan natin ang kanyang sagot patungkol sa sinabi ni Pastor Tibuloy. Hello, good morning. Shout out lang pala dyan ulit sa pastor na nagsabing nagmamiari ng sanlibutan at kami daw mga bakla nilikha ni Lucifer o ni Satanas. Matanong ko lang sa kanya, no, kung sinong lumikha sa iyo. Di ba matalino ka? Lahat nga ng tao na paniwala mo. Lahat nga ng mga tao na hypnotize mo. Dahil kung ikaw ay pinaka makapangyarihan at pinaka banal dito sa mundo at masabi mong hindi kami maliligtas, nilikha kami ni Satanas. Ang tanong ko sa iyo, sino ang nilikha sa iyo? Ha? Ikaw nilikha mo lang ang sarili mo? Kasi kaya kami nilikha, likha kami ni Satanas, no? Patanong ko sa iyo, ba't init-init ng dugo mo sa amin tulad namin mga LGBT, wala naman kami ginagawa sa iyo. Tulad namin mga bakla, no? Sinabi mo bakla, no? Pagkatapos yung mga babae kasama mo yun, pa na imin-imin pa, na parang nag-imin sila, hindi naman para Diyos yung iniimina nila, nag-imin sila doon, tanay patawa. Kung yung mga banal at saka ganyan, hindi yan dapat ginaganyan, hindi pa yung pakita sa maraming tao na naging isa kayong Diyos-Diyosan dyan, lalo na sa mga babaeng panay tawa dyan. Masabi ko, te, mag-aral ka din, no? Huwag kang maniwala dyan sa mga Diyos-Diyosan yan, kasi nakalagay nga sa Biblia, doon huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Bakit ginawa niyong Diyos-Diyosan yan? At masabi ko sa kanya, kaming mga bakla ay nilikha ni Satanas, yung mga addict. Yung mga addict, yung mamamatay tao, yung mga killer, yung mga manyakis, yung mga rapists, hindi, sino naglikha sa kanila? Bakit hindi naabot ng isip mo yan? Isa kang propeta, ganyan kag mag-asal. Nakalagay doon sa Biblia, sabi ni Papa Jesus doon, bawal manghusga. Hindi tayo manghusga sa kapwa nating tao kasi si Papa Jesus nga at saka si Jesus Cristo, hindi nga nanghuhusga yan. Hindi nga nagsasabi na hindi kami maliligtas. Alam namin hindi kami maliligtas. Ito kasi ang tao naman, hahatulan sa kanyang ginawa, no? May mga tao dito na gusto nang magpakamatay, parang tinulak mo pa magpakamatay. Dapat mabigay ka ng pag-asa sa mga tao para masabi nila ay meron pa kami pag-asa. Kaya nga binabawal yung sinasabi na death penalty kasi ang tao, pagbuhay may pag-asa, ikaw makapagsalita ka dyan. Akala mo ikaw nagmamayari ng sanlibutan. Ano kasi Atlas? Ano kami Jetor? Yung propeta, hindi ganyan umag-asal, no? Hindi na nanakit ng damdamin. Seldom sila gumawa, no? Lalo ng mga pastor dyan, mga banal yan. Banal yan pag nagsalita, no? Hinihipo nila yung puso ng tao na kahit sa mga pananalita lang nila, naniniwala ang mga tao kasi seldom sila magsalita. Napaka-solemn, no? Bakit ganyan? Napaka-radical kang umasta. At saka, kita mo tong tumirik na to, ho? Kainin mo to para tumirik ang mata mo. Sobra ka. Kala mo siguro, sumbok kita kay Kuya Boy Abunda at saka kay Vice, Ate Vice Ganyan. Sanabihan mo kami mga nilikha kami ni Lucifer. Sino ang naglikha sa amin si Lucifer? Bakit nakita mo ba? May hurmahan ka ba ni Lucifer? Nang nakita mo ba nang nilikha niya yung mabakla? Kayo, ha? Panay imin-imin nyo dyan, amin-imin. Amin. Aminin nyo na hindi ito toong sinasabi nyo kasi ang mga tao dito sa amin, kahit sa probinsya lang kami, may mga panalangin kami dito, sumisimba kami. Mas kadalasan nyo, marami pang baklang sumisimba. Ang dami na, pumunta ka sa simbahan pagkasado linggo, no? Ayaw mo rin maniwala sa ibang reliyon. May reliyon kaya tinatayuan dyan, pero masabi ko sa iyo, individual salvation tayo dito, brother, pastor, no? Makinig ka dito. Huwag kang tira ng Elmer's Glow dyan kasi nakakasama yun sa utak. Pagkatapos, napakatalino mo ganyan ko umasal, ah. Hindi ang gawain ng isang taong nagbibigay liwanag sa mundo, no? Ang mga pastor, pag nagbigayan ng aral sa mga tao, seldom yan at saka malumalay, magbigay ng mensahe. Ikaw, parang pinapahiya mo yung mga bakla dito. Bakit? Nang panahunan mo ba, hindi ka ba nakatikim ng bakla? Kaya ka ganyan? Tikman mong mga bakla. Para masabi mong yung mga barado mong... Baka gusto makatikim. Barado mong tubo, malinisan yan. Saka sabihin mong ligtas ka. Kahit nga mga madre, nagsabi na ligtas na sila. Pati mga pare. O si Pop John Paul nga nagsabi niyan. Si Pop John Paul, tingnan mo dyan, nagsabi dyan. Ang tao, maliligtas ayon sa kanyang ginagawa, no? Kahit bata ka pa, pag hindi mo alam ang katotohanan, ligtas ka. Pag alam mong katotohanan na mali at saka pinaglalaban mo mali, impyerno ang bagsak. Tingnan natin na pag namatay ako at namatay ka, tingnan natin kung sino sa atin ang dalawang
maraming ginawa ng kabutihan dito sa mundo. Pinapainit po ang matres ko, ha? Sobrang talino mo ba para magsabi dyan? Bakit? Bakit hindi mo sinama yung mga adik dyan, yung mga nagtitinda ng droga? Sino naglikha sa kanila? Ha? Kasi mapera sila, hindi sila nilikha ni Lucifer. Kami dito at saka parang ganito lang trabaho namin, parang mababa kami sa lipunan, pero marami kami na itulo at marami kami na isalba na buhay. Ngayon kami pang nilikha ni Lucifer. Baka nagkabaliktad na, no? Nag-reverse ano na yan, gravity, no? Kahawag mo iligaw ang mga tupa sa kanilang koral. Alam mo ba, maniniwala lang ako sa iyo na banal ka at ikaw nagmamayari ng sanlibutan kung nagmula ka talaga sa langit at maraming anghel na kapaligid sa iyo. Wala pa nga akong anghel nakita sa iyo. Diyan parang yung totoong tao na nagdadala ng mensahe, may patak yan ng Holy Spirit, no? Ginagabayan niya ng Holy Spirit na banal na espiritu. Saan ba bandaan yung banal na espiritu diyan sa pinagbibitawan mong salita? Ha? Hindi yan makatao, ah. Saan yung human rights na sinasabi diyan? Siguro galing ka siguro sa mundo ng mga hayop, no? Animal rights yung dala mo. Bigyan mo kami ng pag-asa. Huwag mo sabihin wala kami pag-asa. Nilikha kami ni Satanas o ni Lucifer. Kasi kung alam mo nilikha kami, syempre alam mo ba ka best friend mo yan, no? Huwag mong ganyanin yung mga bayot dito, ha? Napaka, ano ng dila mo, napakakaptin. Ako, bakit yung dati idol na idol kita, ang taas ng respeto ko sa'yo, no? Biglang bumagsak sa ginawa mo. Grabe. So yun guys, tuwang-tuwa talaga ako kay Ms. Erica Embang. Talagang naisagot niya, na-defend niya ng maayos ang mga membro ng LGBTQ community. Alam niyo, no? Alam niyo siguro kapag... Alam niyo, kapag dinaan ito sa isang debate, laban between Pastor Cibolo at Ms. Ikang, klaro na besh kung sino ang mananalo. Punto por punto. Ang lahat ng sinabi ni Ms. Eka Embang, may kabuluhan lahat. Hindi kagaya ng isa dyan, puro lang tira ng tira. Hindi naman alam kung anong pinagsasabi, walang basihan. So, that's it guys. That's the end of my reaction video. So, after all, I can say, who are we to judge other people or other... Who are we to question other people's preferences, choices, and decision? After all, we are human. We all want to be loved. We all want to be seen, and we all want to be respected. Wala tayong karapatang manghusga sa kung ano man ang kasirian ng meron ng isang tao dahil hindi tayo Diyos. Ayon nga kay Pope Francis, if a person is a gay and seeks the Lord, again, if the person is a gay and seeks the Lord and is of good will, who am I to judge him? Siya ang papaniwalaan ko dahil siya ang ama namin mga Katoliko. That would be all guys. Thank you so much for watching. God bless us all. See you on my next vlog.